Hi guys! Magandang gabi sa ating lahat. Merry Christmas na rin po sa ating lahat. Paskong-paskong. Magkagawa ako ng cocoa muffins ko. Actually, this is not the first time making cocoa muffins. Dahil may invitation kami bukas, mag-aating kami ng Christmas party sa kaibigan ko. Naisip ko, ano ko yung dadalhin ko? Ngayon kasi lockdown, so hindi kami nakakabili ng pandekalo, hindi namin alam kung saan pumunta. So naisip ko, ano kaya magagawa ko ng muffins? Kahit pa paano, may mapitig mo lang kami. So, eto, dahil nagawa ko na siya noong una, itatry ko ulit gumawa ng panipa. So, ngayon, ang gagawin ko is, sa mga hindi pa marunong gumawa ng muffins, ituturo ko sa inyo. Pero sa mga alam na kung paano gumawa, eto naman yung way ng paggawa ko. So, isi-share ko lang sa inyo kung paano ko siya ginawa. Ganun lang. So tara, samahan niyo ako sa kusina ko. Sa mga hindi pa po nag-like and subscribe ng channel ko, please like and subscribe. Thank you. Hi guys! Ito na po yung natapos ko na. Ito na po yung niluto ko. Ang sarap niya. Hindi naman sa, hindi sa pagmamayabang. Ang sarap niya talaga. Ang sarap ng lasa. Yan, makikita niyo naman siya, di ba? Kita nyo ko, makikita nyo naman sa itsura, yummy siya talaga. Alam mo kung bakit yummy? Kasi, instead of water ang ilalagay ko, fresh milk ang nilagay ko. Kaya wala akong nilagay ng water. Wala talaga. Pero dun sa ginayahan ko dati, sa tinitingnan ko dun sa may water sila, sa akin wala. Ayoko nilalagyan siya ng water. Instead of water, fresh milk ginawa ko. Tapos, hindi siya nakakaumay. Kasi hindi siya yung sobrang tamis. Hindi siya. Hindi siya. Talagang, ano, gumawa ko ng sariling timpla. So, sarap niya. Sarap niya talaga. Ito na po yun siya. Diba? Tapos, may ginawa ako. Ito na po yung isa. Hinaluan ko siya ng, ano, yung hinaluan ko naman siya ng choco powder. So, ito naman yun. Powder, at saka medyo inano mo siya, parang more crispy siya, kasi mas tinagalan ko siya kesa dun sa isa. So, magkadalawang lasa sila. So, ito yun siya. Ang sarap niya talaga. Sarap niya. So, ito. Tapos, may isinalang pa ako, at least madagdag, at least marami yung magagawa. So, yun lang guys. Yun lang yung i-share ko sa inyo kung paano yung way ko ng paggawa ko ng cocoa muffins. Kung gusto nyo pong malaman pa o gusto nyo ano, masundan yung ginawa ko, i-watch nyo lang ulit yung video ko. Kasi yun na, masusundan nyo na yung ginawa ko. Madali lang naman siyang gawin. Hindi naman siya mahirap gawin. Kailangan lang talaga yung tamang timpla.